Hi guys, welcome to Tech Trick Tutorial. Today we're going to talk about Binance Trading Tutorial Tagalog Beginners Tutorial 2023. It's a step-by-step guide to follow easily and don't forget to hit the like and subscribe button. Let's dive right in. Ngayon sa araw nito, pag-uusapan natin at tuturuan ko kayo as a beginner kung paano nga ba gamitin ang Binance. Ang Binance, alam niyo naman, ang ginagamit ngayon, isa sa pinakasikat na platform para gamitin para mag-crypto trading at mag-interact sa mga cryptocurrencies ngayon na sikat. At so tuturuan natin kayo bilang beginner kung paano nga paggamitin ang Binance at tuturuan din kayo kung paano kumita gamit ang Binance as a beginner friendly. Ngayon, madami features si Binance na pwede kang kumita pag in-explore mo itong navigation bar nila. Kita mo dito, may mga different ways ka to learn, to earn, as you see. May spot trading, margin, P2P trading, convert trading bots at block trading din dito. Meron ding ito, derivatives, tapos meron din tayo sa earn. Sa earn ay ang easy way to earn money through Binance. Hindi big investment, hindi siya malaking balik. Pero dito, malaki ang chance mo talaga ang kumita. Meron tayong earn dito, simple earn, launchpad, mining pool, auto invest, BNB, liquid swap, defi staking, at staking, dual investment at range bound. Ngayon kung medyo professional ka or talagang marami ka ng knowledge, gusto mo talagang yung trading talaga na mga parang professional, dito ka gagalaw or dito ka sa trading, sa either sa spot trading, margin, convert or P2P, dito ang yung mga gagalawin. Pag beginner ka naman, ang isasuggest ko lang sa'yo, pag magpa-Binance ka, dito ka muna sa earth. Para habang pinag-aaralan mo yung mga iba't ibang features ng Binance tulad ng spot trading or P2P, may chance ka pa rin kumikita dito sa earn. Kaya ang ipofocus ko ngayon sa araw na ito ay ang simple earn. Kasi para sa akin, ito ang pinaka beginner friendly na feature ni Binance na pwede kang makipag-trade or hindi naman siya technically trading pero ibibigay mo yung point mo tapos may mapapawi ka or mamukuha kang percentage. So, mag-focus tayo dito sa simple earn na video na ito. Pero kung gusto mo, syempre, pwede mo rin itest ito kahit beginner ka para lang alam mo yung nangyayari, para alam mo yung itsura, ano ba yung mga different features, pwede mo rin siya lang i-check out para na lang sa curiosity mo. Pero ang focus ko, sabi ko nga kanina, dito tayo mag-focus sa simple earn. Pero, pakita natin muna, ito ang itsura ng ating, ano ba tawag dito? Sa spot trading, ito ang magiging itsura ng ating interface. Kita nyo, napakaraming numbers, napakaraming buttons na nakikita nyo. Kaya medyo nakakalito ito, lalo na sa mga beginners. Kaya baka ma-overwhelm kayo pag chinecheck ito kasi ang dami nangyayari. Ito naman ang itsura para sa P2P. P2P trading. Tayo natin mag-load. Buy and sell to. Makikita nyo dito yung mga different coins. At ito, kikita nyo dito. Dito kayo mag-buy, dito din kayo mag-sell. P2P. Buy and sell. Ayun, kung beginner nga, sabi ko kanina, magpo-focus muna tayo sa simple earn. Dito tayo sa simple earn, tulad nga ng pangalan, a simple way to deposit and earn. So, i-explain ko kung paano gumagana ang simple earn. Kita nyo dito, meron tayong mga products. Dito makikita lahat ng coins. Ngayon, pwede mo nakikita yung coin na meron ka o yung cryptocurrency na meron ka, huwag kang mag-alala. Pag nag-scroll down ka, makikita mo itong option na expand all 353 simple earn products. So, pag pinindot mo to, hanapin mo lang yung coin na meron ka. Natingin ko naman meron dito halos lahat, pero try mo hanapin kung ano yung coin na meron ka. At dito lang yan. Scroll ka lang, scroll hanggang makita mo yung coin mo. Ngayon, pag napili mo o pag nakita mo na yung coin mo, may makikita kang APR. Ang APR, ang percentage na posibleng mababalik sa'yo. Ang APR, nagbabago-bago yan every day, every minute. Pero syempre, hindi yan magbabago instantly sa website, hindi siya live. Kahit i-refresh mo yan, hindi yan magbabago agad-agad. Pero, yun ang actual kwa niya. Magbabago siya actually, yun yan, nagbago nga konti ito eh. Paiba-iba siya. So, hindi siya constant. Pag nakita mo itong 10%, hindi siya guaranteed na 10% ang babalik sa'yo. Mag-change siya, mag-pay siya, either papapa siya or tataas. Pero, mag-earn ka pa rin. Depende nga lang yung earning capacity or earning ability ng coin.
Kasi nakikita mo din dito, may duration. May nakikita tayong dalawang pinagkaibang duration. Meron tayong flexible at yung specific days. Ang pinagkaiba ng flexible at saka yung specific days, sa flexible, pwede mo siyang i-unsubscribe. Para siyang YouTube channel, isipin mo na lang na pag nag-subscribe ka, bibigay mo yung coin mo doon, pero after a while, may makukuha kang balik. Tulad nito, sakto, makakakuha tayo ng 8.43 kakapago lang. Makukuha mo yun pag nag-subscribe ka dito sa coin na to. And flexible siya. So pag flexible, pwede kang mag-unsubscribe kung kailan mo gusto. Kunyari, nag-subscribe ako na ngayon sa isang YouTube channel. Tapos kinabukasan, ayoko na. So papawiin ko na. May makukuha ka pa rin pero doon. Pero syempre, konti lang. At meron din itong nakikita natin may specific days na 30, 60, 90 at 120. Ang ibig sabihin nito, specific days. So pag sinelect natin 30 days, after 30 days lang natin siya mababawi. Or after 30 days lang natin makukuha yung ating earnings. At pag nakikita nyo dito, papago-bago yung percentage nyo. So sa 30, 2.9%, sa flexible, 10.73%. Kung compare natin sila mamaya kung ilan yung makukuha natin. At ganun din sa 60, after 60 days lang. And sa 90 at sa 120. Sa days, mas malaki ang makukuha mo pang days ang iyong sinubscriban. Sa flexible, medyo mas mapapa kasi syempre, flexible siya. Pwede mo siyang i-unsubscribe. At pag trading kasi, the more risk, the more ka mag-earn. Ganun talaga. So, suggest ko, kung hindi ka pa kampante siguro, kung takot ka pang mawala yung coin mo ng ganyan katagal na 30 days, 60, 90 or 120, pwede ka naman sa flexible. Pero depende rin talaga sa option ng coin mo. Meron yung days lang talaga. Meron din yung flexible lang talaga. Flexible lang. Sa BNB, puro days lang. Pero meron din yung combined dito sa OGN. Combined siya na flexible at saka days. So, nakikita yun yung nagbabago-bago yung APR pag nagsaselect tayo. Ang pinakamataas na days is 120 at ang pinakamababa is 15. Kikita yun dito, nagbabago-bago. Siyempre, pag naselect yun na, pwede mo nang isubscribe dito. So, check natin dito sa BNB or dito sa OGN. Pag flexible, 10.73%. So, pag nag-subscribe tayo dyan, ito nyo dito, ito ang pop-up na papakita. Ito nakita nyo, real-time APR, magbabago yan. It is an indication of the rewards that you can receive. So, ito ang reward talaga. So, ito, flexible. Enter tayo ng 1,000. Sabihin natin may 1,000 OGN tayo. Ang makukuha natin daily, pag flexible, is 0.29411. Ganyan ang karami nating OGN na makukuha daily, estimated reward based on our APR ngayon. So sabihin natin kung constant to, after 5 days or 4 days, mapabawi mo yung 1 OGN. So hindi man siya ganun kalaki, pero meron pa rin. Ngayon pag sa 30 days, makikita mo dito, pag nag 1,000 tayo, 1,000, makukuha mo pabalik is 2.38 at 35. So estimated APR 2.9. So pataas siya ng pataas, nagbabago talaga. So sa tingin ko, medyo mas malamang kasal flexible pag dito tayo sa OGN. Kasi after 30 days, 2.38 lang pakuha mo. Pero pag flexible na 10%, malaki pa rin. Ayan, 2.9. So after 5 days, meron ka ng 1. So after 10 days, medyo mas mauuna ka pa. Meron 60 dito at meron din yung 120. Pag 120, tingnan natin yung nakukuha natin. Kukuha ka na 17.064. Magpabago to. So, may iba-iba to. May value date, may interest date din dito. So, depende na lang kung ano ang preference nyo. Magsubscribe pa kayo sa flexible or dito sa mga specific days. At sabi ko lang kanina, depende din talaga sa kung ano man yung available na option para sa coin mo. Meron yung flexible talaga, meron talaga yung days lang. Kung days lang, wala tayong magagawa, doon ka talaga mapupunta. At yung iba rin, tignan nyo, nakikita nyo, pabago-bago yung APR. Yung iba, mapapa talaga, tulad ng PAT, 1.45, and yung PA is 10.02. Iba-iba yan. Papago-bago. Na-depende rin. At syempre, iba-iba din yung value ng coin. So, hindi mo pwedeng i-compare yung
sabi natin tong OFF tsaka BNB, kaiba yung value nila. Di natin alam kung mas mapababa yung value ni COM tsaka sa BNB, kaya medyo mas mataas APR niya. So, di din natin alam. So, ganun talaga. At pag napansin nyo rin kanina, pag nasusubscribe tayo, merong minimum at available quota dito. Sa BNB, minimum is 0.001. Dito naman sa APE, tignan natin sa APE. Minimum sa APE, 0.1. Ang minimum sa BAT, tignan natin. Minimum sa BAT, 0.1 rin. Ano ba yung nakita natin ganyan? OGN. Minimum sa OGN is 1 OGN. Tignan nyo. Pag nagsawat 20 tayo, 1 pa rin. Sa COMP, tignan nyo natin sa COMP. Ito sa COMP, minimum 0.01. So, magkakaiba siya. Magkakaiba ang minimum per coin. So, depende na lang talaga. At ganun nga, napakasimple lang. Simple earn, electro. Meaning niya talaga, the simple way to deposit and earn. Magde-deposit ka lang. At pag natapos yung days, mababawi mo. May mababawi ka, medyo konti or medyo mataas. Depende sa APR. At meron din yung flexible na kung wala kang ginagawa. Tapos hindi ka pa kampante sa trading. Ayaw mo pang mawalan. Or hindi ka pa takot. Or takot ka pa sa risk na mag-day trading. Pwede mo muna ilagay dito habang pinag-aaralan mo. Tapos pagkatapos na or pag confident ka na, i-unsubscribe mo, kunin mo yung earning mo, tapos try mo na mag-day trading. At yun lang guys, ganun mag-Binance trading lalo na para sa beginner. Sana nag-enjoy kayo, mag-give ng like at mag-subscribe.